Kuya Lucy, nasaan ang headphone ko? Ikaw huling gumamit nun! Sigaw ni Aphrodite kay Lucifer. Sila ang quintuplets na anak ni na Lorenzo at Mariela. Si Aphrodite ang huling lumabas sa kanilang lima at si Lucifer ang ikalawa. Kaya kuya na rin ang tawag niya dito. Kakamot-kamot ng ulong pumasok si Lucifer sa kwarto niya habang nakasunod si Zeus na unang pinanganak sa kanila. Oh, hinira mo ba yun, tol? Tanong ni Zeus kaya napatango si Lucy. Bumuntong hininga si Lucy at tiningnan ang kapatid na ngayon nakapamewang sa kanya. Di ba nga nag-text ako sa iyo ng isang araw? Hindi mo ba nabasa? Kinakabahang saad nito na kinailing ni Aphrodite. Lumalayo ang sagot mo sa tanong ko, kuya, nasan nga dadalhin ko yun sa party? Inis na saad ni Aphrodite. Basahin mo kasi ang text ko sa'yo, kunin mo ang cellphone mo. Utos naman ni Lucy dito. Padabog na nagtungo si Aphrodite sa walk-in closet niya kung nasaan niya iniwan ang cellphone. Gago, sinira mo ba ulit yun? Pang 10 bilin niya na yun, baliw ka. Mahinang bulong ni Zeus nang tumango si Lucy. Hindi ko sinasadya, okay? Nilagay ko lang naman sa sofa yun. Pagbalik ko, hindi ko sinasadyang maupuan. Aksidente yung nasira yun. Hindi ako. Natahimik si Lucy nang marinig ang malakas na boses ni Aphrodite. Kuya Lucy, you broke it again? Mabilis na tumakbo si Lucy palabas ng kwarto ni Aphrodite. Napatawa na lang si Zeus nang makita ang takot nitong muka habang sumisilip sa pinto. Natigilan lang si Zeus nang marinig ang kalabog paakyat. Ilang minuto ay nakita niya ang dalawa pang kapatid na nagtatakbuhan patungo sa kwarto ng bunso. Nadapa pa si Aris, kaya agad nilang inalalayan. Ano ba naman yan, Aris? Tatakbo ka na nga lang, madadapa ka pa. Wala naman nakaharang sa daan mo. Anong nahuli mo? Malaki ba? Deserve! Chismoso ka kasi. Umirap si Venus at tinungo ang pwesto ni Aphrodite. Lagi mo nalang ako inaaway. Matanda kaya ako sa'yo. Inis na sabi naman ni Aris na kinairap lang muli ni Venus. Ang pangit mo? Sigaw ni Venus na kinaawang ng labi ni Aris. Ano na namang nangyayari at nag-aaway na naman kayo? Biglang sumulpot sa harap nila ang ina. Mom! Kuya Lucy broke my headphone again! Pagsusumbong ni Aphrodite. Bibilhan na lang kita para tingnan rin naman yung in-order ko. Nakangusong saad ni Lucy. Napailing naman si Mariela. Bibilhan ka naman pala ni kuya ng bago, anak. Intindihin mo na lang ang kuya Lucy mo. God of destruction yan. Kaya wala tayong magagawa. Kahit pagsabihan mong huwag hawakan ang gamit mo, maya-maya nasisira na niya. Inis na sinamaan ng tingin ni Aphrodite ang kuya niya. Hanggang sa magsalita si Venus. Afro, hindi ba't maaga ka pa sa party? Anong oras na? Nang sabihin ni Venus yon ay nagmadali siyang tumakbo patungo sa walk-in closet niya para magbihis. See you po mamaya. Mauna lang po ako, ah. Huwag niyo ipapakita si Kuya Lucy sa akin mamaya, mommy. Umirap si Aphrodite kay Lucy. Sobrang pangit mo. Mas pangit ka. Buwelta naman ni Lucy na hindi magpapatalo sa kapatid. Ayaw kasi talaga nitong nasasabihan nun. Namula lalo ang mukha ni Aphrodite kaya bago pa siya magwala, hinila na ni Zeus si Lucy palabas ng kwarto niya. Miss Aphrodite! Sigaw ng mga media paglabas ni Aphrodite sa kotse niya. Sa kanilang magkakakambal ay si Aphrodite lang ang tanging pumasok sa mundo ng showbiz. Ang tatlong kuya niya ay may kanya-kanyang propesyon at may sariling kumpanya. Si Venus naman piniling manirahan sa probinsya nila at kung ano-anong ginagawa. Ibig sabihin, pinila ang simpleng buhay kasama ang mga kabayo at baka nito. 50th anniversary kasi ng araw na yon ng Del Riego Corporation. Kaya maraming matataas na tao ang invited at buo silang pamilya ng araw na yon. Nauna din siya pinapunta doon dahil siya magiging MC ng party. Aphrodite, dito dali! Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko! Nang pababa na si Aphrodite ng stage, ay agad na siyang hinila ng Kuya Aris niya. May kapalit siya sa pagiging MC kaya ito muna ang pumalit sa kanya
dahil napapagod na siyang magsalita. Kanina pa rin naman siya nagugutom. Kuya, dahan-dahan naman! Inis na bulong ni Aphrodite ngunit para itong walang narinig. Kaya ang ginawa ni Aphrodite, ang lagi nitong ginagawa, ang bigatan ng sarili upang hindi siya nito agad-agad na mahihila. Nilingon siya ni Ares at kinunutan siya ng noo. Hindi kita bubuhatin dito, Afro. Pinaikutan niya ito ng mata. Bakit? Sinabi ko bang buhatin mo ko? Naka-heels ako, kuya. Hinihila mo ko. Maraming media. Kapag nadapa ako dito, panigurado ang laman yun ng news bukas. I'm not lampa. Palihim niyang kinurot si Ares nang iniwian lang siya. Advance mo mag-isip? Inalalayan siya nitong maglakad. Ayos na ba to, senyorita? Alam mo naman pala maging gentleman. Pinahirapan mo pa si daddy na turuan ka. Kung nasa bahay lang sila, kanina pa ito nabulyawan ni Aphrodite. Sinamaan lang siya ng tingin ni Ares. Nang marating ang table ng mga ito, ay agad siyang pinakilala sa mga kaibigan itong pinagpala sa kagwapuhan. Nasaan si Allen? Siya itong gusto kong ipakilala. Hindi natapos ni Ares ang sasabihin nang may tumapik sa balikat nito. Ang ingay mo, nagbanyo lang ako. Grabe ka sa pagkamis mo sa akin, ha? Malokong saad ng boses mula sa likuran. Napatingin doon si Aphrodite at gano'n na lang ang pag-awang ng labi niya nang makita ang mukha ng lalaki. Kung pinagpala ng kagwapuhan ng kaibigan ni Ares na naroon, ay salong-salo naman lahat ng lalaking kararating lang ang lahat. Panigurado nang magpaulan ng kagwapuhan ng Diyos, lumalangoy ito. Sira ulo. O, ito na si Aphrodite. Nakita nyo na. Nilingon siya ni Ares at tinaasan ng kilay. Bumalik ka na kina daddy. Kumunot ang noon ni Aphrodite. Pinakilala mo sa akin lahat ng kaibigan mo pero lang sa kadadating lang? Ayos Ares del Riego? That's nice. Nakapamewang na saad ni Aphrodite. Sasagot na sana si Ares nang hawiin ito ng lalaki. Nilahad dito ang kamay sa harap niya habang nakatitig sa kanya. Allen nga pala, ang gwapong tagahanga mo. Napaubo ang mga kaibigan nito kaya sinamaan sila ng tingin ni Allen. Natatawang tumango naman si Aphrodite at tinanggap ang kamay nito. Nice meeting you, Allen. I know that you already know me since sinabi mong tagahanga kita. Pero formal ko pa rin ipapakilala ang sarili ko. Ngumiti si Aphrodite at nakipag-shake hands. I'm Aphrodite del Riego, isa sa mga kakambal ng kaibigan mo. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Hindi pa sana sila magbibitaw nang paghiwalay ni Ares ang kamay nila. Saka hinawakan ni Ares ang kamay ni Allen at shinake ito. I'm Ares. Ako lang naman pala yung babanga sa'yo kapag nakipagtitigan ka pa sa prinsesa namin. Maangas na saad ni Ares kaya hinampas ito ni Aphrodite. Panira? Umirap si Aphrodite at nilingon ang ibang tao sa paligid. Mabuti na lang at tago ang pwestong yun, kaya siguradong alam niyang walang kukuha sa kanya ng litrato. Since I'm here na, dito na lang ako uupo. Pausog nga please. Pinausod naman ni Aphrodite ang mga lalaki at naupo sa tabi ni Allen. There's no media here. Safe ako kapag kinarati kita dito. Nakangising saad ni Aphrodite sa kanyang kapatid. Kumunot ang noo ni Ares at masamang tiningnan si Allen. Alis dyan, sinabi ko bang tumabi ka sa kapatid ko? Tinuro naman ni Allen ang sarili niya. Bakit ako? Nakaupo na ako bago pa maupo ang Reyna. Kaya si Aphrodite ang hinarap ni Ares. Ngunit hindi ito pinansin ng dalaga. Hinarap nito ang mga kaibigan ng kapatid. Lipat daw kayo ng table, sabi ni kuya. Sandali at papaayos ko ang katabing table. Doon kayo, okay? Tiningnan naman niya si Allen na tinaasan siya ng kilay habang nakangiti. Dito ka lang, may tatanong kasi ako sa'yo about kay kuya. I-summarize mo nga sa akin ang mga kalokohan niya para maisumbong ko kay mommy at daddy. Natatawang tumangutango naman si Allen na kinasama ng mukha ni Ares. Tinawag ni Aphrodite ang staff at nagpalagay ng table. Natatawang lumipat naman ang mga kaibigan nila Allen habang hila-hila ang kuya niya. Talagang kaibigan niyo si Kuya Ares?
Sure na ba talaga kayo dito? Hindi ka nagbibiro? Nilingon ni Aphrodite ang kapatid at giniwian. Kung sa mukha ang pagbabasehan, para niyo siyang bodyguard eh. Oh, don't tell kuya. Bulong ni Aphrodite dito. Ang ganda mo sa malapitan. Nakangiting sad ni Allen. Natigilan naman siya at tinitigan nito. Ano? Narinig mo ba yung sinabi ko? Tumango naman si Allen. Lahat ng lumalabas sa salita sa labi mo, nakatatak na sa puso ko. Umawang ang labi ni Aphrodite at napalayo dito. Nagsalubong ang kilay niya at biglang nawirduhan dito. Sira ulo ka ba? Tanong ni Aphrodite sa mahinang boses. Natatawang pinitik ni Allen ang noo niya na animoy komportable na ito sa kanya. Kinapa ni Aphrodite ang nararamdaman at parang wala naman siyang nararamdaman pagkailang dito. Nakita pa nila ang akmang pagtayo ni Aris habang nakatingin sa kanila. Ngunit agad itong pinigilan ng mga kaibigan. Yan ba ang sinasabi mo sa mga tagahanga mo? Ngumuso naman siya. Sa'yo lang, kung ano-ano kasing sinasabi mo. Doon nakaramdam ng gutom si Aphrodite kaya kinulbit niya ang binata na nagtataka siyang tiningnan. Kunan mo ko ng foods, nagugutom na ako. Nakakagutom pala mag-MC kesa umakting. Walang reklamo namang tumango ito at tumayo upang kunan ng pagkain si Aphrodite. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang kumakain. Hindi man lang nila pinansin ang masasamang tingin ni Aris, Zeus at Lucy na talagang nagsama pa sa iisang table. Tinawag kasi ni Aris ang dalawa. O saan ka na naman pupunta? Tanong ni Zeus paglabas ni Aphrodite sa kwarto niya. Talagang nakatayo ang tatlo sa labas ng kwarto niya. Inis na sinamaan niya ng tingin ng mga ito. Wala na ba kayong magawang tama sa buhay? Lubayan niyo nga ako. May shoot ako ngayon. Nasaan ang susi ng kotse mo? Ba't di mo bitbit ang susi? Usisa pa ni Lucy na makitang wala siyang hawak na kahit ano maliban sa cellphone niya. Kahit yun na napapansin pa ng mga ito, napapadyak siya ng paa at akmang maglalakad ng harangan siya ng tatlo. Ang susi. Hindi na natapos ni Aris ang sasabihin nang takpa ni Aphrodite ang bibig niya at tinulak ito. Nagpasundo ako sa manager ko. Huwag nga kayong humarang. Hindi nakinig ang mga ito sa kanya kaya napabuntong hininga si Aphrodite. Mommy! Mommy! Sigaw niya na kinalaki ng mata ng tatlo. Umalis ka na nga. Bagal mo maglakad. Sabi bigla ni Zeus at tinulak ng bahagya ang kapatid. Tumakbo si Aphrodite palabas ng bahay nila at sumakay sa nakaparadang kotse sa unahan ng bahay nila. Pagpasok ay ngumiti si Allen sa kanya. Ito nga ang nagsundo sa kanya. Nagpalitan kasi sila ng numero ng gabing yun kaya ganto. Ang ganda ng kotse mo. Nilingon ni Aphrodite ang paningin na kinatawa ni Allen. Kotse ni Alex to, hiniram ko muna. Nanlaki naman ang mga mata ni Aphrodite nang biglang lumapit si Allen sa kanya. Sobrang lapit nito na ikinapikit ng mga mata niya. Akala ni Aphrodite ay hahalikan siya ni Allen ngunit narinig na lamang niya ang pag-click ng seatbelt niya. Napapahiyang umiwas siya ng tingin. Pigil namang natawa si Allen. Sunduin kita ulit mamaya. Ani Allen? Kaya tumango siya. Mag-ingat ka. Paalala niya naman sa binata at ngumiti ito sa kanya. Hinaplos ni Allen ang buhok ni Aphrodite at malapad itong ngumiti. Tulad ng sinabi ni Allen, sinundo nga siya nito. Todo palusot naman siya sa kanyang manager. May taping ka pala bukas? Tanong ni Allen at umiling siya. Humingi muna ako ng leave, sumasakit kasi yung ulo ko. Alam nilang kapag ganun, hindi ako makakapag-focus sa ginagawa ko. Mahinang sad ni Aphrodite na agad pinikit ang mata nang pumasok sa sasakyan. Gusto mo ba ng yakapsul at kispirin ko? Seryosong sad ni Allen na ikinamulat ng mga mata ni Aphrodite. Baliw, kapag yan sineryoso ko, ewan ko na lang sa'yo. Natatawang wika niya. Binaling ni Aphrodite ang paningin sa labas. Alam niyang namumula ang mukha niya, kaya bahagya siyang napaubo. Seryosohin mo na please. Pigil ang ngiting saad ni Allen. Sira ulo.
Ihatid mo na ako sa bahay, kukunin ko ang kotse ko. Pupunta ako kay Vino sa probinsya. Sabi naman niya. Saan yan? Pupunta din ako ng probinsya ngayon. Yayayain sana kita pero pupunta ka pala sa kapatid mo. Sinulyapan siya ni Allen. Nararamdaman niya yon ngunit hindi niya nilingon. Bumuntong hininga si Aphrodite at kinuha ang cellphone niya at tinawagan ng mommy niya. Mom, pupunta ako ng probinsya ngayon. Panimulan niya na kinatingin ni Allen. Probinsya? Kay Venus ba anak? Bakit ka pupunta doon? Inaway ka ba ng mga kuya mo? Nag-aalala lang tanong ni Mariela sa anak. Ba't kami nadamay? Hindi namin inaway yan, Mom. Narinig ni Aphrodite na sagot ni Aris sa likod ng kanyang ina. Yes, Mom. Inaway ako ni kuya kanina. Mommy, they're bullying me. Bumuntong hininga si Aphrodite at nilingon si Allen. Sa katatlong araw lang naman po ako sa probinsya. Hindi ako sigurado kung kay Venus dahil hindi ako makakapagpahinga kapag siyang kasama ko. Mag-iingat ako, Ma'am. Saka ayaw ko makita si Kuya Aris. Sabi pa niya. Narinig pa ni Aphrodite ang tawanan sa kabilang linya. Sige na po, Ma'am. I love you po. Akala ko ba dun ka sa kakambal mo? Mabilis siyang nilingon ni Allen. Pinag-cross ni Aphrodite ang braso. Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Sabi mo yayayain mo sana ako. Ngayon na hindi na ako pupunta kay Venus, edi isama mo na ako. Bakit magrereklamo ka? Tanong ni Aphrodite nang akmang magsasalita si Allen. Umiling si Allen. Wala naman ako sinasabi. Gusto ko ngang isama kay. Meeting the parents, gusto mo? Nakangising tanong ni Allen na ikinatigil niya. Sira ulo talaga. Umirap siya at tinalikuran nito. Ngunit sa loob-loob ni Aphrodite ay kinikilig na siya. Matagal din na naging biyahe kaya na makarating sila sa probinsya nila Allen ay tulog na siya. Binuhat lang siya ni Allen ng dahan-dahan, iniiwasan na maistorbo ang pagtulog niya. Kinabukasan ay nakaayos na ang gamit niya. Naalala niyang wala siyang dala nang pumunta doon kaya kumunot ang kanyang noo. Sino ang naglagay sa'yo dito? Paniguradong, hindi si Allen kasi hindi nun alam ang size ko. At kaninong kwarto to? Tanong pa ni Aphrodite sa kanyang sarili. Nakipagtitigan pa siya doon kaya hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Hindi ka sasagutin yan kaya huwag ka nang umasa na magsasalita yan. Nagulat si Aphrodite na magsalita si Allen mula sa kanyang likuran. Inis niya itong hinampas. Ba't ka nang gugulat? Hindi kita ginulat. Sadyang tulala ka lang dyan kaya hindi mo napansin ang pagpasok ko. Sagot ni Allen at nilapitan siya. Kinuha nito ang pares ng damit niya at hinawakan ang kanang kamay niya para hilahin patungo sa banyo. Pinapasok siya doon at binigay ang damit. Ayan, maligo ka. Kahapon ka pa ng umaga hindi naliligo. Natigilan naman si Allen sa pagsasalita nang makita ang masamang tingin ni Aphrodite. So sinasabi mo mabaho ako? Nakapamewang at matalim na tanong ni Aphrodite sa binata na napalunok pa. Mabilis na umiling si Allen at humakbang palayo. Wala akong sinasabing ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Nagsalubong ang kilay ni Aphrodite. Dahil yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo. Gusto mo agad ako maligo kasi nababahuan ka. Ni hindi mo pa nga ako binabati ng good morning tas hihilahin mo na ako agad papunta sa banyo? Umiling-iling naman si Allen at hindi na siya pinatapos magsalita. Dahil gusto kitang ipasyal ngayon, as far as I know, ayaw mo lumabas ng bahay niyo na walang ligo. Bakit mo alam yun? Asik ni Aphrodite. Natatawang pinisil ni Allen ang pisngi niya. I'm your fan. Malamang nanonood ako sa mga interview mo. You won't call me a fan kung wala akong alam sa'yo. Nang bitawan niya, ito malikod na siya dito. Sige na, maligo ka na. Hihintayin kita sa baba. Pakiusap lang. Huwag mo muna i-apply ngayon ang 1 to 2 hour routine mo kapag nag-aayos ng sarili. Hindi ako mabagal, Allen. What's wrong with you? Kanina ka pa. Inis na bulyaw ng babae kaya napabuntong hininga si Allen. Of course you're not. Sige na, baka gapangin kita dyan sa banyo. Lumabas na ng kwarto si Allen habang si Aphrodite naman
nakaawang ang labing nakatingin pa rin sa nilabasan nitong pinto. Bahay mo to? Tanong ni Aphrodite paglabas niya ng kwarto at nakita si Allen sa kusina. Maganda ang bahay nito. Hindi malaki, hindi rin maliit. Sakto lamang yun sa magiging pamilya nito kung bubuo ito ng pamilya. Oo, pagpasensyahan mo na. Hindi ito kasing laki ng iniisip mo. Saad ni Allen habang hinahalo ang niluluto nito, kaya sinilip naman yun ng dalaga. Ang bango naman yan. Saka ayos lang sa akin ang ganitong bahay. Sa maniwala kasi hindi. Gusto ko ang simpleng bahay lang. Sa aming magkakapatid, kaming dalawa lang ni Venus ang gusto ng simpleng buhay. Pero hindi ko nasunod kasi pumasok ako sa showbiz. Of course, my life won't ever be simple again. Pilit niyang sambitin ang mga salitang yun. Nilingon siya ni Allen at nakita ang pagtulo ng luha niya. Natigilan nito at hinarap siya para punasan ang luha sa mga mata nito. Eh, ayos lang ba ko itatanong ko kung bakit ka nag-showbiz? Kung simpleng buhay naman ang gusto mo? Bumuntong hininga siya nang maalala ang dahilan. Bata pa siya nun kaya nakakahiyang sabihin kay Allen ang dahilan niya. Yumuko siya at pinaglaruan ng daliri. Dahil sa kanya. I was 17 years old nang makita ko siya sa telebisyon. Nagka-crush ako sa kanya at na-addict niya sa mga movie niya. Then one day, nagising na lang ako, nasa labas ng kwarto ni na mami at daddy, asking their permission na payagan ako mag-showbiz. Nag-audition ako, nakapasok. Alam mo bang pumatok yung unang movie ko? Sumikat ako sa movie na yon kaya hinahanap ko siya. Pero nahuli ako dahil engaged na siya with his non-showbiz girlfriend. Napakamot ng ulo si Aphrodite at ramdam niya ang pamumula ng pisngi niya. Huwag mo akong tawanan, bata pa ako nun. Tahimik lang si Allen kaya dahan-dahan na tiningala ito ni Aphrodite. Nakita niya ang pandidilim na mukha nito at salubong ang mga kilay na nakatingin sa kanya. Napahakbang palayo si Aphrodite sa gulat hanggang sa bumuntong hininga si Allen at bumalik sa pagluluto nang hindi nagsasalita. Allen! Allen! Napalingon si Aphrodite nang marinig ang sigaw mula sa labas ng kusina. Nasaan ka? Kusina! Kunot ang noong nilingon ni Aphrodite si Allen na sumagot ito. Nilipat na nito ang niluluto sa lagayan. Saktong matapos na, pumasok ang isang babae sa kusina at dumiretso kay Allen at tinalon nito ng yakap. Mukhang hindi siya nito nakita dahil dire-diretso lang ang tingin nito kay Allen. Bel, sandali, may kasama ako. Nakatingin si Allen sa kanya habang pilit nilalayo si Bel na mahigpit ang yakap. Humalik pa ito sa pisngi ni Allen na kinagulat ni Allen at Aphrodite. Namiss din kita, Allen. Grabe, ang tagal mo nawala. Sabi ng babae na hindi man lang tumingin sa kanya. Bumuntong hininga si Aphrodite at iiling-iling na lumabas ng bahay. Maglalakad-lakad muna siya nang may humawak sa kamay niya. Paglingon ay nakita niya si Allen kasunod ng babaeng salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Allen, sino siya? Tiningala naman ni Aphrodite si Allen at pinagtaasan ito ng kilay. Nang sinubukan niyang hilahin ang kamay niya, ay hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kanya. Hinila siya ni Allen sa tabi nito at hinarap ang babaeng yumakap. She's my woman, kaya ayokong niyayakap mo ako, Bel. Ayokong nagsiselo siya dahil sa maling akala. Seryosong saad ni Allen kaya napatingin si Aphrodite sa kanya. Anong my woman? Kinindatan siya ni Allen at hinaplos ang pisngi. Nilapit ito ang mukha sa tenga niya. Just pretend. Ayoko niyayakap ako ng iba. Gusto ko ikaw lang. Bulong nito, saka siya hinagkan sa pisngi. Namumulang sinamaan niya ito ng tingin. Ngunit ang binata ay nginisihan lamang siya at inakbayan. Bumuntong hininga si Aphrodite nang lingunin niya si Bel na ngayon nakatitig sa kanya. Familiar ka? Oo, ikaw nga! Nakaawang ang labing nakatingin sa kanya si Bel. Ikaw yung artista! Salubong naman ang kilay na tinignan ni Bel si Allen. Akala ko ba ayaw mo sa artista? Bakit ka umuwi na artista ang kasama? Sinabi mo pang ayaw mo sa kanila kasi mga sinungaling at manluloko? Kinainisan mo sila, di ba, Allen? Agad na napatingin si Aphrodite sa lalaki.
saka pinagtaasan niya ito ng kilay. Nakita ni Aphrodite ang paglunok nito, kaya nawala ang emosyon sa mukha. Umalis siya doon nang hindi nililingon ng dalawa. Pero narinig niya ang sinabi ni Alin sa dalaga. Bakit pa ba yung sinabi? Matagal na yun, nagbago na ako ng gusto. Nakakainis ka naman, Belle. Ang tagal kong hinintay to, sinira mo lang. Lumipat ka na ng Mars. Maraming hot doon. Sigaw nito na kinagulat ni Belle. Yun kasi ang unang beses na sinigawan siya ni Alin. Bumalik naman si Aphrodite sa bahay at sinarado ang pinto ng kwarto na makapasok. Pulang-pulang mukha niya sa labis na pagkainis. Konti na lang ay siguradong sasabog na siya. Kinaiinisan pala, tignan natin. Bakit pa kasi ako sumama sa unggoy na yan? Imbis na mawala ang pananakit ng ulo ko, lalo pa yata ang lalala. Naupo si Aphrodite sa kama hanggang sa ilang minuto ay narinig niya ang pagkatok ni Alin sa kwarto. Aphrodite, hon, hindi ganun. Sumama ang mukha ni Aphrodite at napasinghal. Han mo mukha mo, ambisyoso. Hindi maiwasang mapakamot ng ulo ni Alin sa sigaw na yun ni Aphrodite mula sa loob ng kwarto. Base sa boses nito, alam ni Alin na inis ang dalaga. Matagal na kasi yun. Malay ko bang naalala pa niya ang sinabi ko noon? Mahinahong saad ni Alin. Para naman may pakialam ako dun. Pakitago na lang ang explanation mo dahil tinatamad akong intindihin. Nang dumating tayo dito sa bahay mo, parang nabobo yata ako eh. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Ang naririnig ko lang ay maganda ako. Tatangu-tangong sagot ni Aphrodite. Napangiwi si Alin. Maganda naman talaga si Aphrodite mula noon pagkahanggang ngayon. Kaya sinong lalaki ang hindi mapapalingon dito kapag dumaan ito? Kinulit ng kinulit ni Alin si Aphrodite. Ngunit matigas ang ulo nito at ayaw siyang pakinggan. Walang nagawa si Alin kundi ang umalis na lang doon at magtungo sa palengke ng mag-isa. Napapangiti pa siya habang nagtitinda. Suot ang kanyang sombrero at jacket. Mukhang masaya ka, babae ba ang dahilan yan? Sumulpot ang kaibigan niya doon. Kahit yata anong damitin niya ay kilalang kilala siya nito. Umuwi ka? Kailan lang? Namiss ka yata ng mga chicks mo dito. Saad ni Alin habang pumipili ng gulay. Sinong hindi makakamiss sa mukha kong to? Inayos-ayos pa ni Fred ang buhok habang nagpo-pogi sign. Ako. Kung yung mukha mo lang naman ang mamimiss ko, matutulog na lang ako buong araw. Umalis si Alin sa harap ng kaibigan at lumipat ng ibang gulayan. Nakangusong sumunod naman si Fred sa kaibigan. Dahil may kasamang masungit si Alin sa bahay niya, ay mabilis lang ang ginawa niyang pagtinda. Bagaman, nangunot ang noong nilibot ni Alin ang paningin sa buong bahay nang hindi makita si Aphrodite. Nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto, kaya sigurado siyang lumabas ng dalaga. Nasaan ang babaeng yun? Hindi naman siya aalis dahil siya din naman na may gusto dito. Kapag nahanap ko talaga siya, ipapasok ko yun sa bulsa ko. Alin! Alin! Napalingon siya sa pinto nang marinig ang sigaw ni Belle. Ano naman kailangan mo? Wala akong oras para sa kalokohan. Hindi na yun natapos ni Belle. Yung artista mo, hinahabol ng mga pato dun sa bayan. Tura ni Belle na kinaawang ng labi ni Alin. Bago pa makapagsalita muli si Belle, tumakbo na paalis ang binata. Sa bilis, ay narating agad ni Alin ang bayan. At doon niya nakita si Aphrodite na nakikipag-away sa dalawang pato. Nakakainis ka na. Sinabi ko na kasing huminto kayo eh. Sigaw ni Aphrodite. Mabuti na lang at may suot itong sombrero at mask. Kaya hindi ito nakilala. Pigil ang tawa ni Alin nang makita ang pagsampal nito sa pato na akma siyang tutukain. Nang lumayo si Aphrodite ay sumunod ng mga pato sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Nakikipaglaro ka sa mga pato? Pinag-cross ni Alin ang braso at nakataas ang kilay na tiningnan nito. Gulat na natigilan si Aphrodite hanggang sa mabilis itong tumakbo patungo sa kanya. Tumalon si Aphrodite at niyakap sa leeg si Alin. Muntik pa silang mawala ng balanse. Mabuti na lamang at nakahawak si Alin kay Belle. Alin, they're chasing me! Itabay mo sila bilis! Ang baho nila!
Nag-hysterical na sambit nito. Natatawang inayos ni Allen ang pagkakabuhat sa kanya, saka sila bumalik sa bahay. Nakasubsob ang mukha niya sa leeg ni Allen, kaya hindi niya nakikita ang mga taong nakatingin sa kanila. Ayaw mo talaga akong halikan? Huling chance mo na to. Ano, ayaw mo pa rin ba? Malambing na saad ni Allen ang kinabukasan, ay maaga niyang iniinis si Aphrodite. Good morning kiss lang, nagdadamot ka pa. Ikis-kiss mo sa pader, ang landi mo, ni hindi mo nga masabi sa akin kung ba't galit ka sa mga artista. Umirap siya sa binata at nagpatuloy sa pagsubo ng kanin. Natahimik si Allen. Mahina itong umupo at uminom ng tubig. Masarap pala itong tubig na to. Gusto mo ba? Pretty, gorgeous, beautiful? Hindi maiwasang mapangiwi ni Aphrodite. Dahil uuwi na rin sila bukas, kailangan nilang sulitin ang pananatili dito. Niyaya siyang gumala ni Allen doon at pumayag naman siya. Pagkatapos mag-umagahan ay umalis na sila at sinubukang libutin ang buong probinsya. Kumain sila sa iba't ibang karinderya o sa ang paboritong kainan ni Allen. Makikita ang parehong saya sa mga mukha nila. Kinagabihan ay saktong umulan na malakas. Malakas na kumidlat at saktong namatay ang mga ilaw. Brownout ang buong probinsya. Allen! Sigaw ni Aphrodite. Mahigpit siyang yumakap sa vase malapit sa kanyang kwarto. Allen, bilisan mo! Bilisan mo naman pumunta dito! Nasaan ka? Huwag kang aalis sa pwesto mo! Sagot ni Allen. Malapit lang ito sa kanya. Nasa vase ako, malapit sa kwarto. Huwag ka kasing pagong, nasaan ka na, Allen nga! Naiiyak na niyang sigaw. Ramdam niya ang panginginig ng katawan dahil sa sunod-sunod na pagkulog. Agad siyang nahawakan ni Allen kaya niyakap niya ng mahigpit agad. Dinala siya sa kwarto ni Allen sa kwarto nito. Mabilis na umakyat siya sa kama nito at nagtalukbong ng kumot. Dito ako matutulog. Tumabi ka sa akin. Huwag kang aarte ha. Lumipat ka na lang kapag tumila na yung ulan. Mama mo pa! Mama! Lakas ng kulog! Eh bakit ba ang tagal mo? Malakas na kumidlat at kumulog kaya napasigaw siya. Pigil ang tawang nahiga si Allen sa kama at niyakap siya. Hindi naman siya nag-inarte, lalo na at gusto rin naman niya. Kung ganito kainit lagi ang katawan mo, dapat kang nakayakap sa akin lagi. Pagbibiro na Aphrodite upang dunibaling ang takot niya. Agree, nanginginig ang katawan mo, dapat mo nga lagi akong yakap. Pabor din naman sa akin, yung mga gusto mo, kaya sige. Tumatangu-tangong sabi ni Allen na sinasakyan ang sinabi niya. Nag-usap pa ang dalawa hanggang sa naramdaman na nilang pareho ang init at kung anong pakaramdam nila sa isa't isa. Humigpit ang pagkakahawak ni Aphrodite sa damit ni Allen nang maramdaman ang paglalakbay ng kamay nito sa kanya. You're mine, Aphrodite del Riego. You're mine, right? Sagutin mo ko. Malambing na bulong ni Allen na kinatango ni Aphrodite. Yes. Yes, I'm yours, Allen. Mahinang sagot naman ng dalaga. Nagtagpo ang kanilang labi, sabik na hinagkan ng isa't isa. Sa pananabik ay hindi na nila namamalayan, nahubad na silang pareho. Nagtapos ang pangyayari sa mga ungol at tanging tunog lang ng nagsasalpukang katawan ang maririnig. Hindi nila inalintana ang malakas na kulog at lamig dahil ang katawa'y nagiinit sa piling ng isa't isa. Susunduin ba kita mamaya? Pagkatapos ng trabaho ko, pupunta ako dito. Hinatid ni Allen kinabukasan si Aphrodite sa agency nito. Inaantok na tumango si Aphrodite at hinilig ang ulo sa balikat nito. Inaantok pa ako. Gago ka, kasalanan mo. Natatawang hinagkan nito ang noo niya. Sus! Ikaw itong ayaw akong tigilan eh. Patay na patay ka talaga sa katawan ko. Nagkunwaring nasusuka siya na kinatawan nito lalo. Kahit nananakit ang katawan, lumabas siya ng kotse nito. Huwag mo na akong susunduin mamaya, pupunta sila kuya. Tumango na lang si Allen. Buong araw ay naging busy ang dalawa. Kinahapunan ay nagtungo siya sa bathroom. Nasa cubicle na siya nang marinig ang pagpasok ng kusina sa loob at pagbukas ng gripo. Really?
Kay Alan Casimero is your ex-boyfriend? Bakit hindi man lang nabalita sa telebisyon yun? Tanong ng isang babae na kinatigil ni Aphrodite. Kay Alan Casimero? Pinag-uusapan ba nila si Alan? Ang lalaki na kasama niya sa probinsya ng 3 araw? Ang nakasama niya sa kama? Bakit nila kilala si Alan? Marami agad ang tanong na nabuo sa isip ni Aphrodite dahil doon. Gusto man niyang lumabas, ay nais niyang marinig ang sagot ng kausap nito. Dahil pinili namin wag na lang. At pribado ang relasyon namin. Kapag pinalabas man namin, pareho lang din kaming guguluhin ng mga tao and we don't like that. Hindi lahat ng bagay kailangan ipaalam sa media. My private life is none of their business. Mahinhing sagot ng kausap nito. Napaawang ang labi ni Aphrodite. Nakilala niya kasi agad ang babae. Si Angela Villacruz, the innocent artist. Hindi man ito si katulad niya, ay nakilala niya ito dahil lagi niya ito nakakausap sa set. Mabait ang babae at talagang masasabi niyang perpekto ito kung tutuusin. Paano ngayon yan? Nabalitaan na nating may dinidate siyang artista din. Hindi ba't nang maghiwalay kayo, ayaw na niyang makipag-date sa artista pero ngayon? Sabi ng kausap ni Angela, ngunit wala siyang narinig na sagot mula sa dalaga. Natigilan lalo si Aphrodite doon. Dahil nakasilent naman ang phone niya, ay wala siyang naging reaksyon ng umilaw ang cellphone niya at nakita ang pangalan ni Alan sa caller ID. Bahagya pa siyang natulala doon hanggang sa nag-echo ang mga sinasabi ng babae sa isip niya. Si Angela ang rason kung ba't ayaw ni Alan sa mga artista. Pero ang rason ni Alan ay maluloko at sinungaling ang artista. Hindi ganun ang pagkakilala niya kay Angela. O baka nadadala lamang siya sa inosenteng mukha nito. Ngunit hindi. Talagang nararamdaman niya hindi ganung klase si Angela. Napabuntong hininga si Aphrodite nang lumabas ang mga ito. Pinatay niya ang cellphone at lumabas ng cubicle. Parang zombie na lumabas siya ng kumpanya at sumakay sa kotse ni Zeus kahit na nakita niya ang kotse ni Alan. Pangit, may ginagawa ka? May nambubwisit sa akin eh. Ayaw akong tigilan. Napatingin si Aphrodite sa pinto nang kumatok si Aris doon. Busy ako, marami akong ginagawa. Sinabi ko bang pumasok ka, Kuya Aris? Kakainis ang pabumukha mo. Napabangon siya mula sa pagkakahiga ng buksan ni Aris ang pinto. Tiningnan siya nito at tinaasan ang kilay. Sana maraming ginagawa, nakahiga ka lang naman. Yan na nga ang ginagawa ko. Nakahiga ako, marami akong iniisip na problema. My problem is not just only one. Kaya sinasabi kong marami. Kuya, marami. Mariing saad ni Aphrodite na isipin ang mga narinig niya sa banyo. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Aris at hinaplos ang buhok niya. You can tell me everything. Ang sabihin mo, chismoso ka lang. Natatawang tinulak niya ito palabas. Ngunit bago isarado ay ngumiti siya dito. But thank you, kuya. Mainit nga siya. Tawagin mo si mommy. Boses iyon ni Lucy. Pangit, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin ka namin sa ospital? Ayos ka naman na iwan kita kanina. Nag-aalalang tanong naman ni Aris. Ba't mo kasi iniwan? Bakit sumakit ang ulo niya? Did something or someone trigger her jealousy? O normal lang na sakit to? Pabalik-balik na naglakad si Zeus dahil sa pag-aalala sa kakambal nila. Hindi ko nga alam, okay? Ang sabi niya lang kanina marami siyang problema. Nang sabihin ko kung pwede niya sabihin sa akin, pinalabas ba naman ako? Nakangusong sabi ni Aris. Walang nagawa ang magkapatid kundi tawagin ang mga magulang nila. Hindi nila alam kung nasa nakuha ni Aphrodite ang pagkakasakit nito kapag nagsiselos. Unang nalaman nila ang tungkol doon. Nang pinaulit-ulit ba naman na bilhan ng 3 lalaki ng damit si Venus dahil kaya naman bilhin yun ni Aphrodite. Nagselos si Aphrodite sa atensyon na binibigay ng mga ito kay Venus kaya paulit-ulit siyang nagkasakit. Ngunit sa huli, naging maayos naman ito na ipaliwanag nila na si Aphrodite na nga ang nag-utos sa 3 na bilhan ng gamit si Venus. Leave me alone, kuya. Ayoko kayong makita. Ang pangit niyo. Mahinang sambit ni Aphrodite. Hindi na lumabas ang dalaga sa kwarto pagkatapos nun. Ganun siya ng 1 linggo at sinabihan na magulang niya
ang manager na pansamantalang hindi siya papasok. Bakit ka nandito? Trespassing ka, gago. Pasalamat ko wala sila mommy at daddy. Inis na nagsalubong ang kilay ni Aphrodite nang marinig si Aris. I want to see her. Nasaan ang kwarto niya? Lalo lang nagsalubong ang kilay ni Aphrodite nang marinig ang boses ni Allen. Guni-guni mo lang yon, Afro. Asa ka naman pupunta yun dito? Bulong ni Aphrodite at pinikit ang mga mata. Kaya kinabukasan, ay agad nag-ayos si Aphrodite. Paglabas ng kwarto ay naroon ang pamilya niya sa sala. Nakatayo at talagang hinihintay ang pagbaba niya. Wala roon si Venus dahil nasa probinsya ito. Papasok ka? May sakit ka pa ah. Nakakross ang brasong tanong ni Zeus. You're not allowed to go out. May sakit ka pa kaya bumalik ka doon at mahiga ulit. Kunot ang noong sabi naman ni Lucy. Pangit. Binisita ka lang kahapon ni Allen, gusto mo nang pumasok. Aba, hindi pwede. Bumalik ka doon. At bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Natigilan si Aris sa pagsasalita nang tiningnan siya ng masama ni na Lucy at Zeus, isama pa ang ama nilang kunot ang noo. May pinapasok ang lalaki sa bahay? Aris del Riego? Malakas na tanong ng ama nilang si Lorenzo, kaya napangiwi si Aris. Bumuntong hininga si Mariela at hinila ang anak na babae palayo sa mga lalaki. Si Lorenzo ay patuloy na pinapagalitan si Aris habang ginagatungan ni na Lucy at Zeus. Nasa labas na si Allen. Are you really fine? Hinaplos nito ang noo niya at nang maramdamang hindi na siya mainit, ay tumango. Dala mo ba ang gamot mo? Still drink your medicine on time, okay? Careful, Aphrodite. Ayaw namin ng daddy mo na napapahama ka. Nakangiting na payakap si Aphrodite sa kanyang ina. Thank you, mommy. Tumango si Mariela. But please, introduce him to us as your boyfriend. Kilala lang namin siya bilang kaibigan ni Aris, but not as your boyfriend. Invite him to a dinner later, okay? Sabi nito, kaya masayang tumango-tango si Aphrodite. I will, mommy. Bye po. Kumaway siya at tumakbo patungo sa kotse ni Allen na nakaparada sa labas ng bahay nila. Binuksan pa nito ang bintana upang magpaalam sa ina ni Aphrodite, saka na ito nagmaneho. Naging matiwasay naman ang trabaho ni Aphrodite ng araw na yon. Ngunit napapansin niya, napanay ang tingin sa kanya ni Angela kaya pilit niya itong initian. Si Aphrodite ang tipo na babae na hindi fan ng social media. May mga social media account siya ngunit manager niya ang may hawak nun. Minsan ay binababa nito sa kanya mga nangyayari. Ngunit talagang wala siyang interest doon. Aphrodite! Aphrodite! Napatigil si Aphrodite sa paglalakad patungo sa parking lot nang may tumawag sa kanya. Lumingon-lingon pa siya sa paligid upang maging handa sa mga media. Mabuti na lang at mahigpit ang security ng kanyang kumpanya kaya hindi nakakapasok ang mga ito sa parking lot. Ngunit ayaw pa rin niya maging kalmado. Dale, may problema ba? Ba't pawis na pawis ka? Tumakbo ka ba? Kunot toon niyang tanong na makita ang puno ng pawis nitong mukha. Iniabot sa kanya ni Dale ang dalawang box ng chocolate, pink teddy bear at pungpong ng bulaklak na nagtatakang tinanggap naman niya. Si Dale ay isang artista din. Sa katunayan na ito ang nililink ng mga tao sa kanya. Kung sa industriya, si Dale ang ka-love team niya. At ang mga tao, umaasa na sa totoong buhay, ay si Dale ang magiging boyfriend niya. Nito ang nagdaang linggo ay balitang may rumor boyfriend siya at ang hinala ng taong bayan ay si Dale yun. Na imposible namang mangyari dahil wala nga siyang gusto dito. Kahit ilang ulit na itong umamin sa kanya. Ang bilis mong maglakad, ibibigay ko lang sana to. Nakalimutan ibigay sa'yo kanina dahil busy tayo. Lumingon-lingon ito na para bang may hinahanap. Wala ka bang sundo? Ihahatid na lang. Ah, Dale, wag na. Nandito naman din si na kuya mamaya lang eh. Sige na, hihintayin ko na lang siya. Salamat dito sa binigay mo ah. Pagputol agad niya sa sasabihin ng binata. Ganun ba? Sasamahan na lang kita dito hanggang sa dumating ang sundo mo. Hindi na ulit pinatapos ito. Dale, I'm okay. Kaya ko naman ah.
Ayaw kitang abalahin saka. Ayoko din na may makakita sa ating magkasama at baka ano pa isipin nila. Pilit ang tawang saad niya na kinukunot ang noo ni Dale. Baka anong isipin nila? They think we're in a relationship. Of course, iisipin nilang we're dating here in the parking lot. Ayaw mo bang? Umiling si Aphrodite at nanlalaki ang matang napahakbang paatras. In a relationship? Dating? Dale, no, we're not. Alam mong totoo na hindi tayo ganun. And I'm not dating you. Inis na sabi niya. Ano? Then bakit mo tinatanggap ang bigay ko? I thought you accepted it dahil pumayag kang ligawan kita. Na gusto mo ako. Lumalabas pa nga tayong dalawa. Ano, wala lang ba yun, Aphrodite? Alam mong gusto kita noon pa. Pinapaasa mo lang ba ako? Galit na tanong ni Dale at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Napadaing si Aphrodite at tinulak ito. Nang ayaw siyang bitawan ni Dale, ay malakas na itong sinuntok tulad ng ginagawa niya sa mga kuya niya. Pinakita niya ang binigay nito. Ito? Akala ko binibigay mo to dahil you're happy that we're friends. Hindi ba? At yun ang sinabi mo noon? Dale, wala kang sinabing nanliligaw ka. Kaya saan mo nakukuha yung mga sinasabi mo? So binibigyan mo ako nito dahil iniisip mo ng gusto kita? Pagak siyang natawa at ibinalik ang binigay nito. I'm sorry, Dale, but I can buy myself flowers, chocolates, and teddy bears. Do you think I can't afford that? Kahit hindi mo ako bigyan yan, kung gusto kitang ligawan ako, kahit isang salita mo, papayag ako agad. But no, because I don't like you. Alam na alam mong kaibigan lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Mahabang saad ni Aphrodite, sakto ang pagtunog ng malakas na paghinto ng kotse at pagsarado ng pinto nun. Akmang hahawakan siya ni Dale nang may tumulak dito palayo. Don't you ever touch my woman. Nanlaki ang mga mata ni Aphrodite nang makita si Allen sa harap niya. Nakaharap siya sa likod ng binata at kuyom ang parehong kamao nito na para bang handang suntukin anumang oras si Dale. Allen! Sino ka ba? Kay Allen Casimero? Kunot noong tanong ni Dale at tiningnan si Aphrodite. Pabalik-balik ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Allen. Siya ang boyfriend mo? Napabuntong hininga si Aphrodite at hinawakan ang braso ni Allen. Allen, halika na, umuwi na tayo. Ayaw pa rin umalis ni Allen doon at masama ang tingin kay Dale kaya hinila niya na ito. Han, ano ba? Let's go na nga eh. Inis na sabi niya at naramdaman niyang natigilan pa ito. Napangiti siya nang muli niyang hilahin at sumunod na ang katawan nito. Tahimik lang sila sa loob ng kotse. Nasabi naman na niya na sa bahay nila ito magdi-dinner. Is he always harassing you like that? Malamig na tanong ng binata, kaya napailing si Aphrodite. Yun ang unang beses, I just rejected him. At iniisip yung pinapaasa ko siya dahil akala niya, gusto ko siya. Dahil na rin siguro sa pagtanggap ko sa mga binibigay niya. Bumuntong hininga si Aphrodite. Pero siya ang nagsabi na tanggapin ko yun dahil magkaibigan kami. I only see him as a friend. Kaya kahit alam kong gusto niya ako, tinanggap ko pa rin yun dahil nagagalit siya. He said we're friends daw eh. Yun ang laging rason niya kaya hindi ko matanggihan ang binibigay niya. Dahil sayang din daw ang perang pinambili niya dun. Dapat nun mapasinabi sa akin to na magawan ko ng paraan. Kunot ang noong sabi ni Allen na ikinangiwi naman ni Aphrodite. Sira ulo mo, mag-iisang buwan pa nga lang kita na makilala eh. Malay ko ba interesado ka pala dun? Dumating sila sa bahay nila Aphrodite ilang minuto lang. Nakabantay agad ang mga kuya nito at ang ama sa labas ng pinto, kaya hindi maiwasan ni Allen na mapalunok. You can do it. I understand what you're feeling. Pero dapat alam mo nahahandok ka sa ganito because you're dating the youngest princess of Del Riego. That for Del Riego won't leave your side later, so beware. Nagulat sila nang sumulpot sa gilid nila si Venus, suot ang mahabang dress nito. Lumapit ito kay Aphrodite at bumeso. Hinintay ko talaga kayo. Dahil sapat na yan. Nasa kusina si mommy kaya hindi niya mababantayan yung mga yan. Ngumuso si Aphrodite habang nakatingin sa mga lalaki sa kaniyakap si Venus. Thank you, pretty sis. Huwag mong hayaan na lumapit sila kay Allen ko.
Hon, it's okay. Haharapin ko ang pamilya mo. Sagot ni Allen na kinatingin ng dalawa. You sure? Okay then. Hindi ka naman nila kakagatin. Nakangiwing saad ni Aphrodite. Pagpasok na lang ng bahay, ay hinila na ng mga lalaki si Allen. Kaya nag-aalalang susundan sana niya ito nang umiling si Allen. Seryosong umalis ang lima ngunit nang bumalik ay nagtatawanan na. Ngunit nakita ni Aphrodite ang maliit na sugat at gasgas sa mukha ni Allen. No, ayos lang ako Han. Naglaro lang kami. Ginulo ni Allen ang buhok niya at hinagka ng noo. You will meet my parents tomorrow. Kinakabahan na tumango si Aphrodite. Hindi masyadong narinig ang sinabi nito. Naging maayos ang dinner nila. Ngunit kinabukasan ay sobrang nagkakagulo ang mga tao sa social media. Nagising si Aphrodite sa tawag ni Allen at pinigilan lang na huwag magbukas ng kahit anong social media. At tulad nga na sabi niya, ay ang manager niya ang lahat na may hawak doon. Bakit hindi ako pwedeng lumabas? Pupunta ako ng kumpanya. Natahimik si Aphrodite nang sumigaw ang manager niya. No, just stay. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. At wala nang nagawa si Aphrodite kundi ang sumunod, lalo na at pati magulang at kapatid niya ay hindi rin siya pinahihintulutan. Sa pagka-boring niya ay inis niyang binuksan ng telebisyon. Hindi niya alam ang nangyayari sa paligid. Nawawirduhan siya sa mga tao sa paligid niya. Bakit hindi siya pwedeng lumabas? Ang nakanguso niyang labi ay napalitan ng pagkaawang nang inilipat niya ang channel. Is this true? Aphrodite Del Riego, the famous artist, cheated on Dale Quinzon? To Allen Casimero, the youngest businessman in Asia? Nabitawan ni Aphrodite ang remote na hawak habang nakatingin doon. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok si Venus. Aphrodite, ba't ka nagbukas ng TV? Sinabi na nga namin na huwag mong buksan, diba? Tigas ng ulo mo! Venus, ano yun? Cheated? Kailan ko niloko si Dale? Ni hindi nga kami! Hysterical na sigaw ni Aphrodite na kinatango ni Venus. At ano yung young businessman in Asia? Allen is a billionaire and no one told me about it? We know, okay? Huwag mo akong sigawan. Gumagawa na ng paraan sina Kuya, Allen at Daddy, so don't worry. And it's your fault kung bakit hindi ka nagtatanong. It's shocking na hindi mo kilala si Allen. Eh, iisang mundo lang kayo. But then again, huwag mo munang alalahanin yun. Kumalma ka lang muna, okay? Ayaw makipag-cooperate ni Dale, kaya nahihirapan kaming paniwalain ng mga tao na hindi naging kayo. Tatawagan ko siya. Umiling naman si Venus. Don't bother, dahil panigurado nakapatay ang cellphone niya. Kahit ang manager niya ayaw niya makipag-usap. Bumuntong hininga si Aphrodite dahil sa sinabi ng kapatid. Ayos lang naman sana sa kanya na nalaman ng lahat ng relasyon nila ni Allen. Pero ang ipalabas nilang niloko ko si Dale? Dahil kay Allen? Mapapamura na lang talaga siya dahil doon. Kakausapin ko si manager. Kailangan kong ayusin to. Hindi pwede ang ibang mag-aayos ng gulong to. Talagang dinamay pa nila si Allen? Anong utak meron sila? Hindi naman nila alam ang totoong kwento eh. Magagaling lang sila sa chismis. Umirap si Aphrodite at nag-ayos ng sarili. Tumakas lang siya sa pamilya niya ngunit tinext si Allen sa plano niya. Anong ginagawa mo? Bumalik sa bahay niyo. Kaya kong ayusin to, Aphrodite. Galit na sigaw ni Allen ang tawagan siya pagkatapos niya i-text. Ayoko! Ako may kasalanan kung ba't nadadawit ka kaya lilinisin ko ang pangalan mo. Wala kang kasalanan dito, Allen. Kaya ayokong pinapalabas ka ng kotse kapag hinahatid ako dahil dito eh. I'm really sorry, Allen. Please, let me clear your name. Pinatay niya ang tawag at i-text ang manager niya na tumawag ng conference to media. Is it really true? You cheated to Dale Quinzon? Tanong ng isang reporter sa kanya. Bumuntong hininga si Aphrodite at tinitigan ng kamera. Bakit ka siya lalokohin? If we're not in a relationship in the first place. Kami ni Dale? We're just friends. Magkatrabaho lang kami. Bago pa kami naging love team, kinlaro ko na yun sa kanya. How about kay Allen Casimero? Totoo bang kayo? Bahagyang natahimik si Aphrodite habang dahan-dahan at tumango. Yes, Allen is my boyfriend. Wala siyang kinalaman dito kaya tigilan niyo siya.
Hindi ko agad nasabi kung anong meron kami. Dahil nakiusap ang manager niya. Binigay ko na ang best ko sa industriyang to. Hindi pa ba sapat yun sa inyo? Para pati private life ko kailangan niyong guluhin? Hindi ba pwedeng kahit ngayon lang tanggapin niyo kung anong gusto ko at hindi ang gusto ko? Pagkatapos nung tumayo na si Aphrodite at umalis doon, pupuntahan niya si Allen ngunit hindi niya alam na pupunta na pala ito sa kanya. Nasa parking lot na si Aphrodite nang makita si Dale. Natigilan siya at galit itong tiningnan. Sobrang makasarili mo. Paniguradong pagkatapos nito matatapos rin ang career ko, Aphrodite. Pinaghirapan ko ito ngunit dahil sa'yo mawawala lang yun. Galit na sigaw ni Dale, kaya galit rin niya itong tiningnan. Huwag mong isisi sa ibang kasalanan mo, Dale. Alam mong pilit ka namin kinokontak para sabihin ang totoo sa kanila. But you and your manager chose to hide? Kasi akala nyo hindi ko kaya linisin ang gulo na to? Kahit galit, ay pilit na pinahihinahon ni Aphrodite ang boses niya. Dahil ayaw niyang maging trending na naman siya kinabukasan. Kumuyo mang kamay ni Dale, kaya bago pa ito makapagsalita, dumating na si Allen. Pagpasok niya sa kotse, niyakap siya ni Allen. Ayos ka lang ba? May masakit sa'yo? Anong nararamdaman mo? Sunod-sunod na tanong nito. Gusto ko mang hambalos na si Raulo, Allen. Kapal na mukha niya magpakita pagkatapos sa kaming taguan para iwasan ng media? Si Raulo talaga? Natatawang hinagka ni Allen ang labi niya. Huwag mo na siyang isipin pa. Matatapos na rin ang career niya. Yung gago na yon, ang dami palang tinatagong kababalaghan nun. Tumanguna lang siya. Hinatid siya ni Allen sa bahay nila at pinilit pa niya itong doon matulog. Pumayag naman ang magulang niya, kaya masayang tumalon si Allen sa kama niya. Hindi pinalagpas ni Allen ang gabing yon at muling pinagisa ang katawan nila. Kaya kinaumagahan ay hinatid siya ni Allen sa agency niya at doon niya nalaman ang katotohanan sa pagkatao ni Dale. Dale is a pedophile. Marami na rin naging biktima nito sa Amerika. Kaya pala nasabihin nun ng director na sa Amerika sila magsushoot ay ayaw nitong sumama dahil may record ito doon. At ang mas nakakagulat pa, gumagamit din ito ng pinagbabawal na gamot. Aphrodite, pwede ba kitang makausap? Nagulat si Aphrodite kinahapunan na lumapit si Angela sa kanya. Kaya muli niya naalala ang pinag-usapan ng mga ito. Bumuntong hininga siya at tumango. Pinili nila ang lugar na walang tao. Ang ganda mo talaga. Unang kita ko palang sa'yo na nagandahan na ako. Hindi na ako magtatakong ba't na in love sa'yo si Allen. Mahinhin na tumawa si Angela, kaya nahihiya siyang napangiti. Nalaman ko kay Allen na nagtatampo ka sa kanya dahil may narinig ka sa amin sa pinag-usapan namin ni May. I'm sorry hindi namin alam na nandun ka. Pero maniwala ka man sa hindi, I'm not the reason why Allen don't like actresses. It's you, Aphrodite. Napaawang ang labi ni Aphrodite sa nalaman. Nagtatakang itinuro niya ang sarili. Bakit ako? Paano? Ngayon ko lang nakilala si Allen. Pero ikaw, noon ka pa niya kilala at wala ako sa posisyon para sabihin yun. You can ask Allen about that. Nandito lang talaga ako para mag-sorry. Tinapik ni Angela ang balikat niya nang hindi siya makapagsalita. You're lucky to have Allen, Aphrodite. Hindi kami nag-work dahil magkaibang pananaw namin. Sinubukan lang namin ang relasyon na yun. We don't love each other. Allen and I are just friends. Kaya wala kang dapat alalahanin. I love someone else now. Now go, puntahan mo na ang mahal mo at tanungin mo ang mga gusto mo itanong sa kanya. Walang pagdadalawang isip na tumango si Aphrodite at tumakbo palabas ng agency. Ngunit habang naglalakad sa parking, ay pakiramdam ni Aphrodite na may sumusunod sa kanya. Lumingalinga siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Sa pagtingin niya sa harap ay ang pagsulpot ng isang tao sa harap niya, kasabay noon ay ang pandidilim ng paligid niya dahil sa pagpalo sa kanyang ulo. Bago pumikit ang mga mata, ay nakita niya ang pagngisi ng lalaki. Dale. Dumilim na ang paligid pagkatapos noon. Nagising si Aphrodite dahil sa malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Nang imulat ang mga mata,
ay agad yung dumapo sa lalaki na katayo sa harap niya. Ngayon gising ka na. Tagal kong hinintay na magising ka. Naiinip na ako maghintay sa'yo kaya ginising na kita. Nakangising saad ni Dale. Dale, please pakawalan mo ko. Nanghihinang saad ni Aphrodite na tinawanan lang ni Dale. Pakawalan? Pagkatapos sirain ng boyfriend mo ang mga pinaghirapan ko. Kayo ang dahilan kung ba't nawala sa akin ang lahat. Galit na sigaw ni Dale. Umiling-iling si Aphrodite at umiiyak na nagmamakaawa. No! Dale, ikaw ang dahilan kaya nawala kung anong meron ka. Ikaw ang may gusto aray! Napabaling pakaliwa ang mukha niya nang malakas siyang sampalin ni Dale. Sira ulo? Kaya nawawala ang anong meron ka dahil abnoy ka! Muling galit na sinampal ni Dale si Aphrodite. Nalasahan niya na ang dugo sa kanyang labi. Ngunit kailangan niya maging matigas sa harap nito. Yung takot na nararamdaman niya, bigla na lang nawala. Huwag mo akong subukan, Aphrodite. Baka magsisi ka sa gagawin ko sa'yo. Believe me, kahit ang boyfriend mo walang magagawa sa gagawin ko. Pananakot na saad ni Dale at mahigpit na sinakop ang pangkanya gamit ang kamay nito. Matigas na iniwas niya ang mukha ngunit lalo lang humigpit ang pagkakahawak ni Dale sa kanya. Nang sinubukan siyang halikan, ay muli niyang iniwas ang mukha. Namula sa galit si Dale kaya malakas siyang sinuntok sa tiyan. Dahilan para mapaubo siya ng dugo. At nang subukan ni Dale na muli siyang halikan, ay malakas na bumukas ang pinto. Puro pagmumura ni Allen ang maririnig. Galit na sumigaw ito. At sinugod si Dale na nagulat sa bigla ang pagpasok ni Allen. Hindi lang yun. Sumunod na pumasok ang mga lalaking kapatid ni Aphrodite kasama ang ama nila na tulad din ni Allen ay galit na galit. Kami nang bahala sa hayop na to. Alisin mo na si Aphrodite dito. Seryoso ang saad ni Lorenzo habang madilim ang titig kay Dale. Itali niyo dali, Zeus, ang baseball bat ko. Tinali naman ni Lucy at Aris si Dale at binigay ni Zeus ang baseball bat sa ama na hawak-hawak pala nito. Bumuntong hininga si Allen at kunot ang noong kinalagan si Aphrodite sa pagkakatali. Saka ito binuhat paalis sa lugar na yon. Pagod na nilingon ni Aphrodite ang lugar kung nasaan ang ama at kapatid. Allen si Daddy. Don't worry about them. Nakaya nilang patumbahin ng bantay sa labas kaya sisiw lang si Dale sa kanila. Galit na saad ni Allen na kinatahimik na lamang ni Aphrodite. Nagising si Aphrodite nang nasa ospital na siya. Nang sinubukan niyang tumayo ay sumakit lang ang tiyan niya gawa ng malakas na pagkakasuntok ni Dale dito. Ngunit sinubukan pa rin niya hanggang sa nagawa niya makaupo. Nilibot niya ang paningin at nakita si Allen na natutulog sa upo ang nasa tabi niya. Allen, tubig please. Mabilis naman itong binigay iyon. Seryoso lang itong nakatitig sa kanya, kaya naiiyak na hinawakan niya ang kamay nito. Allen, galit ka ba sa akin? Sorry. Lumamlam ang mukha ni Allen at mahigpit siyang niyakap. Pinag-alala mo ko. Sinabi ko na hintayin mo ako sa loob ngunit hindi ka nakinig. Nang malaman ko ang nangyari, gusto ko suntukin ang sarili ko dahil hindi ako agad nakarating. I'm sorry, hon. Paulit-ulit na hinagka ni Allen ang ulo at noo niya. Ramdam ni Aphrodite ang panginginig ng boses nito, kaya alam niyang galit talaga ito. Kaya umiling siya. Ako ang may kasalanan, Allen, kaya hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo. Gusto kitang makita agad at tanungin ang lahat ng gusto kong itanong kaya umalis ako. Hindi ko naman alam na susulpot si Dale at gagawin yun. Allen, galit na galit siya dahil sa kumakalat na tungkol sa kanya. Baka balikan. Hindi na siya makakalapit sa iyo dahil mabubulok na siya sa kulungan. Ngayon, handa ka na bang itanong sa akin ang gusto mong itanong? O gusto mong sa pag-uwi na lang? Ngayon na lang, ayokong patagalin pa yung bagay na to. Humugot ng malalim na hininga si Aphrodite. Nakausap ko kasi si Angela at sinabi niyang ako ang dahilan kaya ayaw mo sa artista. Allen, bakit ako? Hindi ba bago mo tayo nagkakilala? Matagal nang ayaw mo sa artista? Paano nga ko?
Napakagatlabi si Allen at napangiwi. Napakamot ito ng ulo at umiwas ng tingin. Well, as I expected, hindi mo na nga natatandaan. Hindi sa party ng Del Riego Corporation ang unang pagkikita natin. Sinabi ko na sa'yo nun, diba, na fan mo ko? Not everyone knows na lagi ako naroon sa fan meet mo. Andun ako sa lahat ng achievements mo. Huminto si Allen dahil hinawakan nito ang kamay ni Aphrodite. Pinagsiklop yun ni Allen. Isa sa mga fan meet mo, pinasulat mo kami ng mga tanong at sasagutin mo yun. Ako ang maswerteng nabunot mo. Hindi tanong ang sinulat ko doon. I ask you a favor kung pwede mong batiin mo ako sa birthday ko kinabukasan. Kahit yun na lang regalo mo sa isang tagahangang tulad ko. Tumawa ka pa nun at sinabi mong tatawagan mo ako dahil may numero ako na sinulat doon. Nangako ka pero di mo yung tinupad. Umasa ako sa wala. Pinaniwala mo ako sa pangako mo. Pagkatapos nun, nagalit na ako sa mga babaeng katulad mo. Yun ang araw na pinakakinaiinisan ko ang mga artista. Ngunit mula na makita kita, na pinapakain yung mga pusa dun sa park, wala kang pakialam sa mga nakatingin sa'yo dahil nasa pusa ang buong atensyon mo. Bumalik ulit yung paghanga ko sa'yo. Ngunit hindi na yun alam ng mga taong sinabihan kong ayaw ko sa mga artista. Mahabang salaysay ni Allen at malungkot na tinignan ang magkasiklop nilang mga daliri. Biglang naalala ni Aphrodite ang araw na yon. Napaiyak siya nang isipin na mukha ni Allen na naghihintay sa pinangako niya dito. Hindi niya sinasadya. Naging busy rin siya sa araw na yon at nakalimutan ng tungkol doon. Han, I'm sorry. Hindi ko sinasadyang paasahin ka. Nakalimutan ko dahil sunod-sunod ang projects na dumating sa akin at kailangan naming matapos. Ngunit nang maalala ko, tumawag ako pero huli na. Nagpalit ka na siguro ng number, kaya hindi na kita matawagan. Kaya hinayaan ko na lang. Natatawang tumango si Allen at ginulo ang buhok niya. Hinalik-halikan nito ang pisngi niya. That's okay, hon. Ang mahalaga, akin ka na ngayon. Kahit paulit-ulit mo makalimutan yon, basta sa huli, sa akin pa rin ang bagsak mo. Allen, I love you. Hindi niya maiwasang maging emosyonal dito na ikinangiti ni Allen. Mahal mo ko talaga? Sobrang mahal. Ayaw mo bang maniwala? Napalabis si Allen at inaasan siya ng kilay. May kinuha ito sa bulsa nito at pinakita sa kanyang maliit na kahon. If you really love me, pumapayag ka ba maging asawa ko? Are you gonna accept my love for you? Are you willing to be my home? My life? Aphrodite Del Riego? Napatakip ng bibig si Aphrodite at sunod-sunod na tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Naitakip pa niya ang palad sa kanyang bibig. Tumango-tango siya at niyakap si Allen. I need your word, hon. I don't accept a nod for an answer. Nakangiting saad ni Allen na kinanguso niya. Yes, of course, Allen. Magpapakasal ako sa'yo. Kahit saang simbahan, kahit saang lugar. Nagulat si Aphrodite nang sunod-sunod ang pagpalakpak na narinig niya mula sa pinto. Napaiyak siya nang makita mga kapatid at magulang doon. Naroon din ang mga magulang ni Allen na nakita niya lang sa video call. Mommy, Daddy, ikakasal na po ang prinsesa niyo. Suminghot-singhot na saad niya at pinakita ang singsing sa mga ito. Congratulations, princess. Pero mag-uusap pa kami ng lalaking yan, ha? Sinabi ko mag-propose sa magandang lugar, pero sa hospital ginawa. Nakakunot ang noong saad ni Lorenzo na masama ang tingin kay Allen na napakamot pa sa noo. Nadala lang sa emosyon, Dad. Sabi ni Allen na kinasama ng mukha ni Lorenzo. Sinabi ko bang tawagin mo akong Dad? Aray naman, babe! Ouch! Hinila ni Mariela ang tenga ni Lorenzo palabas, kaya hindi nito natapos ang sasabihin. At iyon nga, kinasal si Aphrodite at Allen na wala silang ginawa sa kasal nila dahil halos lahat ay ang magulang nila ang nag-asikaso. Hindi pumayag ang mga ito na simpleng wedding lang ang mangyayari. At lahat ay alaman tungkol sa kasal nila. They published it on a magazine at pinalabas pa sa news. Wala na silang pakialam kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Ang mahalaga sa kanila
ay makasal silang dalawa. Pansamantala na rin tumigil si Aphrodite sa pag-aartista dahil sa pagbubuntis niya. Wala rin namang kasiguraduhan kung babalik pa siya sa showbiz dahil gusto niya mag-focus sa anak niya. Mommy, let's go! Salubong ang kilay na hinila si Aphrodite palayo ng 4 na taong gulang niyang anak na si Rio. Where tayo, Del? Tanong naman ang kambal nitong si Lionel na hawak ang isang kamay ni Aphrodite. Far from daddy. No mommy for you. Nakangusong sabi ni Rio sa ama na nakasunod sa kanila. Natatawang nagpatangay naman siya dito habang nakatingin sa asawa. So sobrang siloso mo, namana ng anak mo. Ngumuso si Allen at hinawakan ng kamay ni Rio Del na dinilaan lang siya at lumipat sa pwesto ni Lionel. Why daddy's pangit? Uncle Lucy said, Mommy is not for daddy. Sumama ang mukha ni Allen na kinatawa ni Aphrodite. Naiiling na umupo siya at hinarap ang anak. Rio? Leo? Daddy's not pangit. Alam niyo bang kamukhang kamukha niyo ang daddy niyo? Kapag pangit si daddy niyo, pangitin kayo. Gusto niyo ba yun? Paya kayo nun? Natigilan ang dalawa at napatingin sa ama nito. Agad na napangiti si Rio at Leo sa kanilang ama at hinawakan na magkabilang kamay nito. Daddy, we're so pogi, di ba? Uncle Woosie's pangit. Yes, we are pogi. Nakangiting saad naman ni Allen sa mga anak. Mga apo, halik kayo at papakainin kayo ni Mama Ganda. Di ba magpa-play kayo ni Dada Pogi? Come here na. Napatingin ang kambal ng tawagin ito ni Mariela. Tumingala ang dalawa at ngumuso sa kanila. Mommy, Daddy, pwede kami punta kay Mama Ganda? Sabay na tanong ng mga ito kaya tumawa lang sila mag-asawa. Binitawan nito ni Allen, kaya naghawak kamay ang kambal at sabay na nagtungo sa lola nito. Pinalibot ni Aphrodite ang braso sa bewang ni Allen at pinatong ang ulo sa balikat nito. Sabay nilang tinanaw ang kambal na masayang tumatawa dahil sa pangingiliti ng mga lolo't lola nito. Simula nang dumating ang kambal sa buhay nila, lalong sumaya ang pamilya nila. I love you. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang laging pahinga ko. Kahit napapagod na ako, kapag nakikita ko kayo, nabubuo ang araw ko. Kayo lang ang palaging lakas ko. Thank you for being my home, hon. Napangiti si Aphrodite sa tinura ni Allen. Mas mahal ka din namin ng mga bata. Hon, maraming maraming salamat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Saad nito at niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang In Love with Her Billionaire Fan, written by Red Poison Ink. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!